TikTok. Actually, magpo-post din ako sa TikTok na itong content na to. Kasi parang medyo na, bet niyo yung mga ganon eh. So, dalawa siya eh. Yung una is yung hindi ko i-repurchase. And yung isa is I will repurchase pa. And this time, kasi di ba nung last na best of brands ko, best of each brand ko, local brand siya. So, eto, luxury and high-end edition tayo mga sis na I will not repurchase. Okay? So, disclaimer lang, I will not repurchase. So, pwedeng dahil ayoko yung formula niya, ayoko sa kanya, or okay lang, sakto na yung isang beses na matry mo, carry boom boom na. Alam mo yun, parang hindi ka masyado na-excite na mag-repurchase na, alam mo yun, alam mo na yun. Alam mo na yun, di ba? So, if interested ka sa mga products na I will not repurchase na luxury or high-end brands, then just keep on watching. So, yun na nga mga sis. Hindi ako nag-makeup ng todo ngayon kasi mag-i-explain lang naman ako ng mga ganap sa aking mga makeup, di ba? So, hindi nyo na kailangan na sobrang gandang gen. Saktuhang gen, pwede na. Ah, feeling. So, nag-blush lang ako. Nag-brow lift pro lang ako. Tapos, nag- lip glow, lip oil lang ako. So, carry boom na yon. Sapat na to para sa inyo, okay? May pag-anan si Sis Jen. Anyways, ang unang-unang high-end or luxury brand na hindi ko i-repurchase, mga sis, is dandararan! Wala tong ano ha, yung top 1 to top 10, walang ganun na. Halo-halo na to. Okay, wala akong time para isa-isahin sila ng level, okay? Basta, hindi ko sila i-repurchase, period. For now, siguro. Pero siguro pag sobrang yaman ko, baka bumili din ako. Ewa ko. Eh, hindi naman ako sobrang yaman. But anyways, adami na naman kuda. First product na I will not repurchase, mga sis, is this one. This is the Clarins Lip Oil. Bakit hindi mo siya repurchase, sis? Kasi mga sis, alam mo, ang ganda niya talaga. Pero imagine, naubos siya ng ganyan dahil hindi dahil sa labi ko. Naubos siya dahil nag-leak siya. As ang lagkit-lagkit niya sobra. Hindi ko siya nadadala kahit saan kasi kahit nakapatog lang siya, naglalagkit siya mga sis. So, fail talaga sa akin yun. Pero ang ganda-ganda pa naman sana sa kanya. Ang ganda-ganda pa naman sana niya sa lips. Kaso wala. Fail talaga tayo mga sis. Sayang. So, maybe I will not repurchase this. Pero if mapuprove sa akin ni Clarins na may iba na hindi nagli-leak, why not coconut? Diba? Pero for now, medyo turn off ako sa kanya kasi nagli-leak siya. Next naman na product na hindi ko i-repurchase is this one. This is the Anastasia Brow Frizz Brow Styling Wax. Alam nyo, ito, hinanap ko pa to sa Singapore nung umalis kami kasi nga gusto ko siyang bilhin mga sis. Tapos ang dami-dami ko nakikita sa TikTok to talagang kapit na kapit daw to sa kilay. Pero mga sis, wala pang ilang minutes. Baksak na ang ating kilay. Alam mo yon, kaya feel talaga siya sa akin. Mas gusto ko pa yung mga local brands na naku mga sis, sabi ko. Kahit yung sa Shopee na yung gel na binibili ko dati, yung na-hype ni Miss Nate, yung binili ko, na 30 pesos lang. Mga sis, mas okay pa yun kesa dito, Diyos ko Lord. Sayang mas sayang talaga yung pera ko dito. As in, ayan o, tanyo, di pa siya nababawasan halos. Kasi nga, fail lalo siya. So, sa akin to. Next naman na product that I will not repurchase is this one. This is from Dior, mga sis. This is the Rogue Dior Forever Liquid. Bakit hindi ko siya gusto? Dior naman siya. Yes, Dior siya, pero sobrang drying niya sa lips na mararamdaman mo yung medyo cemento feels. Pero mas drying pa rin yung kay Maybelline, ha? Na, ano ba yun, yung, di ba may drying sila na lip product? Nakalimutan. Velvet Ink ba yun? Basta, sobrang drying nun. Pero ito, drying din siya. And alam mo yung parang kapag tumagal na siya, nagbabakbak na siya mga sis. Ganun siya. Kaya nalulungkot ako. Pero ang ginagawa kong way para hindi siya masayang, i-apply ko siya, then papatungan ko ng lip gloss or lip oil yung labi ko para hindi siya sobrang drying. Nag-work naman yun. So, yun. Hindi ko siya i-repurchase kasi masyado siyang drying sa lips. So, yeah. Ang ganda pa naman ng shade niya, pero pass tayo sa sobrang dry. Next naman na hindi ko i-repurchase is this one. This is the Makeup by Mario na, ano ba to? Rose Glow Plumping Lip Serum. Ayan. Para siyang yung MAC, di ba ginaganyan? Pero yung kay MAC kasi, mas okay pa ata siya. Kasi ito, sobrang nag-melt lang talaga siya. Tapos parang, basta, hindi ko siya feel lang. Basta parang wala siya masyadong nagawa sa buhay ko. Ayan. Tsaka ang lagkit niya. Nagkit niya sa labi. Hindi ko masyado feel. Ay,
Lagkit niya masyado sa labi. Hindi ko siya feel. Ganyan siya, oh. Basta hindi ko siya feel. Hindi lang feel. Basta hindi ko siya feel. May ganun kasing feeling, di ba? Next naman na hindi ko re-purchase mga sis is this one. Yes, alam ko, sinasabi ko na sobrang ganda ng Hermes na blush. Pero mga sis, grabe naman kasi yung mahal niya. Tapos isang shade lang siya. Pero yung ma-feel mo lang, ma-experience mo lang, okay na yon. Pero syempre, given a chance, if bibigyan ako ng ano, ng chance na bumili ulit ng libre or bibigyan akong PR, why not, di ba? Hindi naman ako magpapakahipokrita. Pero kung magre-repurchase ako with my own money na di pa ako kayamanan, baka hindi ako magre-purchase. Basta na-experience ko lang siya, okay na ako doon. So, eto. Itong shade na to, sobrang ganda niya. I love this. Ang ganda din ng blush niya. Very long-lasting siya. Packaging, yung scent niya, very social. Wala ka naman masasabi. Pero, yun, masasabi mo lang is yung presyo niya ang mahal. Parang mga 5,000 pesos ata to, mga sis. Kaya talagang, di ba, parang hindi masyado makatarungan for a blush. Pero again, maganda siya. Kung may budget ka, why not? Coconut, coconut. Pero ako, ma-experience ko lang, okay na ako doon. Same-same dito kay Dior. Itong shade na to, yung Pink 001. May experience lang, okay na yon. Pero feeling ko ang gusto ko i-repurchase sa kanila is yung Rosewood. Pinag-iisipan ko maigi kung bibiling ko ba yon. Pero again, for this shade, I'll pass na siguro. Hindi na ako mag-repurchase kasi wala lang. Hindi ko na din siya masyado nagagamit. Ang dami na din nagre-release ng mga gantong baby pink, cool pink na mga blush. So, medyo natatabunan siya. So, yeah, baka hindi na ako mag-repurchase. Kasi maharli ka din siya, mga sis, in fair. Minsan kasi talaga may moments na basta ma-experience mo lang siya, nagandahan ka, hindi pa man din siya ubo, so baka hindi ako mag-repurchase. Alam mo yun? Next naman na hindi ko re-purchase is this one, yung primer ni NARS. This one is Pore and Shine Control Primer. Actually, okay lang naman siya, pero hindi siya yung sobrang amazeballs na primer. I'll prefer yung kay Elf and also kay Get Ready With Me na Life Proof. Kasi ito parang pang smoothening siya. Pero kung papapiliin pa rin ako kung ito or yung kay Strokes na parang pang smoothening din, kay Strokes yung mas mabebetan ko. Ewan ko, parang hindi ko siya masyado feel. Kaya yan, may laman pa rin siya. Pero okay lang. So-so lang siya. So hindi ko siya i-repurchase. Hindi siya masyado kailangan ng buhay ko. This naman is from Fenty. This is their, ano naman tawag nila dito? Velvet Liquid Kineme Sea Sweetheart na ano. Actually, yung ganda-ganda ng shade nito. And every time na ilalagay ko sa lips ko to, gandang-ganda kayo, mga sis. Ayan. Gandang-ganda kayo pag nilalagay ko sa lips ko yan. Maganda naman kasi talaga siya. Pero pag medyo tumagal-tagal siya, medyo nagiging drying din siya sa lips. Alam mo yun? So, kailangan either mag-retouch ka sa kalagitnaan ng event mo or ganap mo. Or katulad ng ginagawa ko kay Dior, kailangan mo siyang patungan pa ng lip gloss or lip oil. Kaya feeling ko, ano, alam mo yung parang, alam mo yung feeling ko na mas okay na lang na hindi ko siya i-repurchase kasi hassle kapag may effort na pang gagawin para lang tumagal siya or ma-appreciate mo siya, diba? So, ayun. Kaya hindi ko siya i-repurchase. Next naman na hindi ko i-repurchase is this one from Nude Sticks na, ayan, ito yung mga minis. Kasi parang okay lang siya, so-so lang siya, parang same lang siya ng mga, tawag dito, may mas maganda pa actually. Mga local brands, mas okay pa compared dito. So, saktuhan lang siya. And, yeah, hindi ko siya re-repurchase. Sakto lang siya eh. Next naman na hindi ko re-purchase is this one. This is the One Size Powder Turn Up the Base. Sobrang gusto ko to before. Okay, before ha. Kasi nung time, kaya ito yung sinasabi ko sa inyo na depende yan sa skin type mo or depende sa peg na mga makeup na gusto mo before eh. Itong mga sinasabi ko ngayon, siguro kaya hindi ko sila gusto ngayon yung mga makeup na to is because iba na yung bet ko na klase ng makeup or siguro iba na yung skin type ko. Not like before. Kasi diba before parang, oh my God, ang ganda-ganda rito. Oh my God, ang ganda-ganda rito. Mga ganun yung mga moments ko, diba? But ngayon, hindi mo masyado bet sa Jen, diba? Syempre gaganong kayo. Totoo naman yun, may karapatan naman kayo itanong sa akin yun. Pero diba, minsan talaga sa buhay mo, minsan nga, diba, kahit friend mo or boyfriend mo, minsan di mo bet na, diba, papaltan mo. So, ganun lang din yun sa makeup. Minsan ganito yung makeup na gusto mo, full glam. Minsan biglang mag-ano ka na, ay, gusto mo ng lighter makeup na lang or ganitong klaseng makeup kineme na lang, mga ganun. So, iba-iba talaga mga sis. Kaya huwag kayong mag-judge agad na char-charera ako, okay? Basta yun. Anyways, eto, sobrang ganda nito. Very, very full coverage na powder to. Kaya naman, kung gusto mo talagang full
blast na coverage, then go for this powder. Pero ako, pass na kasi ako sa sobrang coverage na powder. Parang mas prefer ko na yung mga sheer to light na powder para lang maset yung makeup ko. Kasi, alam mo, feeling ko ang laking tulong na medyo mas lighter na yung makeup ko compared before. Kaya siguro nakakatulong din na hindi gaano kadamihan na yung mga pimples na lumalabas sa mukha ko. Kasi mas lighter na yung makeup na nilalagay ko, mga sis. Yung mga layer ba? So, yun. For me lang naman yun. So, depende pa rin yan sa inyo. So, ako, di ko na i-repurchase to kasi nga, masyadong full coverage for me. Okay, then next naman, powder pa rin tayo. Itong NARS Soft Matte, it's nice naman. Sheer to light din naman yung coverage niya. O bakit ayaw mo? Eh kasi maganda naman siya, pero merong mas maganda sa kanya. Gets na mas, parang mas gusto mong repurchase. May ganong moments naman tayo, di ba? Na parang, okay, ang ganda niya, sakto siya, ganyan-ganyan. Kaso merong mas nananaig sa puso mo na mas gusto mong i-repurchase at pag-ipunan ulit. Actually, ito, ang tawag dito, nagandahan din naman ako sa kanya nga talaga. Kaso nga lang, again, merong mas maganda sa kanya na mas na-appreciate ko yung finish sa face ko. So, yeah, that's the reason. Kaya hindi ko muna siya i-repurchase kasi merong mas maganda sa kanya. Pero maganda din siya, gets? Basta, gets niyo na yun. Next naman na hindi ko repurchase is this one from NARS na tinted moisturizer nila. Okay naman siya, maganda naman siya. Kaso nga lang, ang dami nagre-release ng mga local brands ngayon na sobrang ganda din. Kaya magpapas muna tayo dito kasi may mas maganda na mas mura. Kaya, yeah, hindi siya ganun ka super wow factor na kailangan na kailangan. Same nung comment ko kay NARS Tinted Moisturizer, ganun din kay Rare Beauty. Maganda naman din siya sana. Kaso nga lang, again, may mga local brands na umaangat na tinted sunscreen or tinted moisturizer na mas lamang pa dito. So, I need to pass. Oh, feeling! Next naman, again, same reason, mas maganda na local and also international luxury brand sa kanya. Kaya naman, parang I need to pass. Na okay lang na meron na ako, na-try ko na siya, maganda naman siya, okay siya. Pero hindi siya yung parang kala mo na ano, holy grail. Hindi pa siya ganong feeling sa akin. This is the makeup forever na HD Skin. Maganda din naman talaga siya, pero mas prefer ko yung ibang brands sa kanya. So, yeah. This is nice foundation, pero mas may nice sa kanya. Next naman is this one. This is the Tarte Ultra Creamy Shape Tape Concealer, mga sis. Ang ganda din ito. I love this so much. Kaso nga lang, ang dungis niya talaga. And, grabe, napamahal na kasi talaga ako dun sa NARS na concealer. So, I need to pass, mga sis. Feeling ko, mas worth it bilhin yung iba kaysa sa kanya na ngayon. So, yeah. Bye, Tarte! Next naman, mga sis, is di ba dalawa yung shade na Rare Beauty highlighter na binili ko? Itong Enlighten, ito siguro yung hindi ko i-repurchase. Parang hindi ko siya masyado feel na yung ganito. Parang masyado na siyang light sa akin. So, technically, yung shade, yung hindi ko na bet sa kanya, hindi yung formula. So, yeah, that's the reason. Next naman is this one from Dior. Ito yung eyeshadow palette nila from Dior Backstage. Bakit hindi ko siya i-repurchase? Kasi madami pang mas magagandang eyeshadow palette na international na mas deserve, na mas madami kang malalaro. I mean, parang masyadong play safe yung shades and also kahit yung mga iba pang ano nila, palette. Parang alam mo yung feeling ko, hindi siya masyado playful, masyadong plain and basic siya. For me lang naman yun, ha? Pero again, may experience lang. Ayan, carry na tong isa lang. Baka hindi ako muna magdagdag. Then next naman is ito nga. Eh, ito hindi ko na talaga siya marirepurchase kasi sabi dun sa store last time na bumili ako, hindi na daw gagawa ulit mag-re-release ng ganito si Dior. Ito yung kanilang face and body powder, no powder. Parang wala naman siya masyadong nagawa sa buhay ko. Kaya ayan, punong-puno pa rin siya. Hindi ko siya masyado nagamit. Okay lang siya. Hindi siya masyadong amazeables. Yun lang. And last but not the least is their concealer. Or teka sis, kala ko ba maganda yung concealer na yun? Maganda siya. Pero alam mo yun, mayroong mas maganda sa kanya. Again, si NARS. Tsaka yung NARS concealer kasi talaga yung parang pinaka-bush-bush siya. Kaya na parang, bakit pa ako bibili kung okay na yun? Parang ganun yung feeling ko ngayon na parang, bibili lang or magre-repurchase lang ako kapag may mas lumamang. Kay NARS siguro parang ganun. So, yeah. Baka hindi ako mag-repurchase nito. Meron pa ba nito?
Next naman mga sis, eto kakabili ko lang ha. Pero I mean, alam mo yung parang hindi siya super duper worth it talagang bilhin. Para lang sa experience na makabili ako neto kasi gustong-gusto ko to. Nakikita ko sa mga iba pang content creators na international and also local. And parang alam mo yun, na hype siya kaya gusto ko din siyang bilhin. Pero ako ngayon, tatanungin kung i-repurchase ko ba ito pag naubos? Hindi. Ang una sa lahat, mahal siya. Ito yung Tom Ford na Shade and Illuminate. Pero alam mo yun, maganda naman siya. Pero again, merong mas mura na makakagawa sa kanya nun. Pero again, pag luxury kasi, yun yung binabayaran mo naman eh, mga sis. Pero yun, may experience lang, okay na mga sis. Hindi naman siya yung parang gustong-gusto kong bilhin pa ulit pag naubos. Yun. May ganong feeling, di ba? Pag hindi mo masyado, ah, okay lang, hindi na ako bibili ulit. Ganun. So, ayun lang. Yun yung mga hindi ko i-repurchase, mga sis. And I hope na enjoy nyo itong ganitong video. O, di ba? Next na i-film ko is yung mga I will repurchase. O, di ba? Mas marami-rami yun, mga sis. So, if gusto nyo yun, comment down below na kayo dito. Okay? And like the video, please. And follow me on my other social media accounts para naman close na close talaga tayo, o, diba? So, yun lang. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel, mga sis. Bye!